baka makatulong. Pang-tuition ko dapat yan next time sa Crestwood. Pero wala na nga, di ba? Siya nga. Sorry. Saan ka pala lilipat? Next time pa. Diyan lang, St. Gregory. Buti nga, tinanggap pa ako eh. Kahit na may incident report ako galing Crestwood. Sorry talaga. Babawi ako sa inyo, tol. Ayun ni Maki. Pati kay tatay. Babawi ako. Kailangan natin ng pera. 300,000 para sa operasyon ni tatay. 300,000? Ano, ate? Kaya pa ba daw ng katawan ni tatay? Sabi kasi ni Doc kung... kung hindi daw siya maoperahan agad, baka... baka hindi kayanin ang puso ni tatay. Next time na lang po yung natitirang balanse. Short pa po si Dee. Ako rin po, Alinsita. Ano pa nga habang magagawa po? Salamat po. Brad, bumisita na ako. Ikaw ba? Alam ko, bad trip ka pa rin. Ako din naman eh. Kasi nira yung buhay natin, Brad. Pero naisip ko, kaibigan pa rin natin si Moy. Kailangan niya ng tulong natin. Kung sa atin din naman nangyari yung nangyari sa tatay niya, tutulungan din tayo nun, kahit bad trip pa yon. Pusing. Okay na ako. Kaysa yung naiito ko sa ganito. Kaysa yung naiito ko sa may sakit. Kaya sana, Bossing, tulungan mo kami. Makahanap ng paraan. Para makakuha ng pera para sa operasyon ni tatay. Tulong para kay Tatay Estong Malonzo. Ayan. Lagyan mo ng picture. Di ba, Daddy? Tama. Para marami mag-donate. Ganon. Ha? Ay, na. May picture ka ba ni Estong? Ayun nga, iniisip ko eh. Teka, message ko si Moy. Ayan. Eh, sa cellphone mo kaya meron ka? Sige, sige. May gusto akong patunayan, Maxine. Tulad ng kuya mo na may gustong patunayan sa nanay niyo. Ako rin may gusto akong marating para patunayan ko sa kanya na hindi lang ako pabigat. Ma'am, kailangan na kailangan ko po yung trabaho. Kahit lagi po ako overtime, okay lang po sa akin. Nako, paano ba yan, Moy? Walang vacancy ngayon. Nakita mo naman, full staff ako. Ay, ma'am, sige na. Sige na, kahit bouncer po ako, kahit sa kitchen lang, okay lang. Kahit ano. Sa iba na lang, Moy. Ma'am, sorry po. Na-reject po yung loan nyo. Po? Ma'am, hindi po natin pwedeng gawing collateral ang bahay ninyo. After due diligence, nalaman po namin na peke po ang titulo ninyo. Paano ho nangyari yun? Nabayaran ho namin ang buo yung lupang yun.
Ma'am, chinek po namin sa land registry. Iba po ang nakapangalan. I'm so sorry, ma'am. Magkano lang tumoy, ha? Sigurado ka? Bibenta mo? Nako, Tip. Kahit magkano po, kailangan ko lang talaga ng pampagamot kay tatay. Kunin mo na rin kaya to. Ano ba yan? Sapatos, may damit pa. Lahat yan bigay original ba to? Oo. Bigay sa akin yun ni tatay. Ate, na-withdraw ako na lahat ng pumasok sa account ko. Ito na yan. May nakuha rin akong pera sa mga kaibigan. Saka nagbigay din yung mga magulang ni Kelvin mo eh. Nabenta ko na nga pala lahat ng daing. Saka baka kailangan ko ng isara yung tindahan. Wala na tayong pambayad ng upa. May kulang pa rin. Wala pa sa kalahati. Eh. Kamusta na tatay mo, Brad? Maxine, nag-bank-transfer na pala ako sa account ni Mike. Maxine, extension na dito. O, ikaw. Kung sabihin mangunguripot ka, may bago ka nga pambiling bracelet eh. Gift ko to sa sarili ko. Di ka magbibigay kahit konti. Come on, Brad. Expelled na siya. Still, the guy needs help. Okay, okay. Sige na. You are. Saan ka galing? Kina Sam. Felicia, alam kong pinuntahan mo ang daddy mo. Di ba I made clear na huwag kang makipagkita sa kanya, hindi natin siya kailangan. Ikaw, ma! Hindi mo siya kailangan. Pero ako! Do you really think I don't need my parents? Oh, we live in the same house. Minsan nakikita, minsan magkasabay kumain. Minsan, napapagbigyan, but most of the time, hindi. So are you saying na ang tatay mo ang laging nandyan para sa'yo? At least when I need him, he makes himself available for me. Felicia, I'm swamped with so much work, kaya wala akong choice but to stay late at night in the office. Really? So if you were working late at night, then what is this? Care to explain? Sinay, tumawag sa akin si Ma'am. Hinahanap niya si Gov. Ano sasabihin ko? Kaya naman pala, ikaw may kasalanan, sweetie. Ano ako? Namali ka bang susugot? Ha? Eh, tsaka may something ba talaga si Gov tsaka si Attorney Divine? Uy! Ay naman! Ano parang siya naman pamilya. Hindi kasi sinasabi yan. Pag narinig ka ni Ma'am Mercedes, ewan ko. Malapit na pala yung announcement ng daddy mo for candidacy. I mean, it's going to be on a weekday, but we all have to be there. Sure. Come on, Anang. You don't sound very excited. Your dad is running for VP of the country. Everybody knows about that already.